Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Team at naway maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Good evening din, bro. Okay, good evening, bro. Na-enjoy ba doon? Palaging nabuta sa... Bro. Dahil gabi na, direkta na ako, bro. Oh, sige, direkta. Sa Isaiah 64:6, bro. Ano yun? Isaiah 64:6? Yan ang nabasa ko yan. Naisip ko tuloy yung sinabi sa pinsan ko na yung mga mabuting gawa ay parang punasan lang ng Panginoon. Parang ganon. Siguro ito nang sinabi niya, bro, sa Isaiah 64. Okay, at pagkipo sa'yo ng 64:6 ng Isaiah, eto. Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Nalantala tayong lahat gaya ng mga dahon, tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Yan ba tanong mo? Oh, yan lang, bro. Yun ang tanong ko. Okay. Yun ang sabi niya nga, ng hindi raw, yung mabuting gawa raw ay parang punasan lang ng sa Panginoon. Sinabi niya dahilan, baka ito lang niya yung sa Bisaya version sa ang magandang balita. Kasi ang nakalagay dito, sama kami sa taong sadan o ang among matarong na buhat ingon lamang sa hugawng paheran. Ito siguro yan lang ang binasa niya, bro. Hindi nagbasa dito sa mula sa 4 hanggang sa 6. Okay. Dapat ang tanong ko, bro, tama ba yung pag-unawa ko nga dapat basahin yung before sa 6, hindi lang itong 6, ito lang basahin niya dahil mali talaga ang unawa niya. Pero kung basahin natin dito, dahil sa unawa ko, dahil sa kasalanan natin, kung hindi tayo magsisi, patuloy tayong magawa ng masama, kahit anong mabuting gawa natin ay hindi tatanggapin ng Panginoon. Yun ang naintindihan ko. Ang tanong ko, bro, tama ba yung unawa kong parang ganun ba? Okay. Ito, bro, ito sagot natin, bro. Kapag yung ginagawa mo ay hindi naman nauukol sa plano ng Diyos, talagang baliwala yun. Tignan, mabasahin natin sa Roma 10:2, ha? Stress 10:2 ng Roma, sabi ganito, sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Sila pala'y masigasig na maging kalugod-lugod, kaso nga lang, hindi batay sa tamang kaalaman. Bakit? Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao. At nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Yun palang pamamaraan, bro, na hindi napasakop sa pamamaraan ng Diyos kasi sarili nilang pamamaraan, yun ang basura sa paningin ng Panginoon. Kasi hindi naman yun, ate, sa ano eh. Tinan mo, ha?
Sa bigyan natin ng example. Ito sinasabi dito sa Juan 10:16, sabi ni Kristo. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila ay kailangan din ng mangdalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Sabi ni Kristo, meron siyang mga alagad na wala sa iglesyang kanyang itinayo. So kailangan niyang dalhin doon sa kanyang iglesia. Eh anong ginawa ng mga pastor? Abay, nagkawatak-watak yung iglesia. Kasi tayo doon, tayo dito, tayo doon, tayo dito, tayo dito, tayo doon. Kung saan-saan napunta ang iglesia ng Panginoon. Kaya nga nagalit ang Panginoon doon sa ano eh, sa mga sinaunang pastor. Tingnan natin sinasabi doon sa ano, sa Jeremias Jes 21 ng Jeremias. Ang sabi sa Jes 21 ganito, sapagkat ang mga pastor ay naging tampalasan at hindi nasisiyangguni sa Panginoon, kaya hindi sila nagsisiginhawa at lahat nilang kawan ay nangalat. Ba't nangalat? Kasi kinakalat-kalat nila. Tayo rito, tayo doon, tayo roon, tayo rito. Yung kanilang pamamaraan, hindi paraan ng Panginoon yun. Dahil paraan ng Panginoon, kailangan mong pumasok sa iglesia na kanyang katawan. Kaya nga sinasabi niya doon sa Efeso 5:23, siya ang tagapagligtas ng kanyang iglesia, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Kaya kanya papapasukin sa kanyang iglesia kasi siya ang tagapagligtas ng kanyang iglesia. Pero ang ginawa ng iba, gumawa na kanilang sariling umamaraan, nagtayo ng sariling kanila. Ano ang nangyari? Nabutata. Nabutata, kagaya ngayon. Nabutata pala. Nabutata siya kanina. Hindi siya makasagot nung kay Brother Wendell. Lipat sa Baptist daw, kasi sa Baptist daw, ini-encourage yung magtuto ng Espanyol. Hindi nga niya matalsit yung binasa ni Brother Wendell eh. Espanyol ang ano niya, hindi mag-aral siya. Uy, kung gusto siya magtrabaho doon. Magpunta siya doon sa Latin America, mag-aral siya doon, matuto siya doon. Isang taon siya mag-aral doon, hindi posible hindi siya marunong ng Spanish. Kailangan pa lumipat ang Baptist, niya ngayon hindi makapag-translate. Okay na ba yung Baptist na toto? Okay bro, okay. Salamat bro. Kaya kinanong ko dahil na naalala yung sinabi sa pinsan ko eh. Sa unawa ko naman, hindi naman talaga ito nga hindi gusto sa Panginoon na magawa ng mabuti eh. Dahil sa kasalanan mo lang ano. Ay, pero sa kanila, bro, mali yan dahil si Kristo mismo ang nagsabi, gumawa kayo ng mabuti. Mateo 5:16, sabi ni Kristo ganito, gayon din naman, dapat ninyong, utos ni Kristo ito, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Bakit kailangan gumawa ng mabuti? Dahil tayo ay ginawa para gumawa ng mabuti. Jess, Efeso 2, Jess ba yun? Nakalimutan ko sinasabi doon. Ito pala. Sabi nga, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Tapos sasabihin ng tagapangaral na Baptist na ano na hindi kailangan mabuting gawa. Turo na nga yan eh. Oh. Sinulat yan ni Apostol Pablo. Sino nagutos niyan? 1 Corinto 14:37. Sino nagutos? Sabi ganito, kung mainaakala ni naman na siya'y propeta o mayroong espiritual na kaloob, dapat niyang kilalanin na ang isinisulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Hindi utos nga ng Panginoon yun. Kaya nga bro, utos yan. Okay na ba? At saka, sige go. Saka, dahil diyan bro, yung, di ba may ano sila na maniwala lang na sa Panginoon ay ligtas na, wala na, hindi na kailangan gawa.
Dahil yun siguro ang ano nila sa isip nila palagi nga hindi na kailangan gawa. Ay mali sila. Hindi nila binasa ang buong Biblia. Ginawa ka kaya ng man. Diyos para gumawa ka ng mabuti. So kailangan ka lang gumawa ng mabuti. Tapos sasabihin hindi kailangan ng gawa. Kailangan ngayong gawa eh. Kaya nga. Pag paniwala, paniwala lang kailangan nila eh. Salamat sa magandang sagot, bro. Okay. Faith alone siguro yung tinutukoy niya, faith alone, no? Pero sa Biblia talaga ang faith alone, hindi talaga nakakapagligtas yung faith alone. Sabi ganito, you see that people are made right with God by what they do. They cannot be made right by faith alone. Nakikita ninyo na ang tao ay made right. Ano ba sa Tagalog yung made right? No? Tayo ay binabanal ng Diyos dahil sa ating ginagawa by what they do. Oh, tayo ay tinatama ng Panginoon dahil sa ating ginagawa. Hindi tayo tinatama ng dahil lang sa faith alone. They cannot be made right. Hindi tayo ginagawan tama by faith alone. So mali talaga yung faith alone, bro. Kaya nga, bro, eh. Pero marami pa rin nila, lalo na yung walang okay. Hindi nag-practice ng Katoliko, hindi nag practice ng Katolik. Okay na ba yun, bro? Okay na ba yun? Okay. God bless sa inyong lahat, bro. At gandang gabi sa inyong lahat. Okay, thank you sa iyo, Restituto Baay. Okay, no? So, Ted, ikaw naman na Ted na. Ang last na magtatanong ngayon. May nagpahabol. Ang sitwasyon ganito, since yun nga about sa confession, matagal lang hindi nakapag-confess, so hindi siya makapag- communion. But the situation is, hindi siya makapag confession kasi nahirapan siya sa sitwasyon gawa ng English daw. Gusto niya Tagalog. So, paano bang dyan? Ano bang magandang advice para magawa niya yung confession? Ibigay ngayon yan kay Brother Angel. Brother Angel, Bisaya daw, Bisaya. Saan ba siya naka-destino ngayon? O saan ba sa lugar? Nasa Hong Kong po siya. So, nasa Hong Kong, tapos mayroon man misa, English, parang gano'n. Tapos yung nagmi-misa, nag-i-English lang, gano'n. Opo, bali, yan po yung... inamin niya na hindi siya komportableng mag-confession na English. Naghanap siya ng Tagalog, parang ganon. So matagal na din siyang hindi nakapag-confession. Ibig ba daw sabihin, hindi na talaga siya makapag-communion? Alam niyo, kung may gusto, may paraan, sister, no? Kung nakikinig ka ngayon. Ang gawin mo naman, ang pwede naman na sa Tagalog, dati may nagtanong ng ganyan eh, no? Ang gawin niyo po, ilista mo sa Tagalog and then i-translate mo sa English yung mga sa Tagalog na ganyan and then basahin mo sa harap niya. So may isa suggest ko ganun po, no? Kasalanan mo, alam mo, 'di ba? So Father, yun lang naman eh, Father, forgive me muna, no? Tapos for I have sinned, oh. Tagalogin mo, Father, patawarin mo kung nagkasala ako. Tapos, siyempre, okay, go ahead, sasabihin naman nyo. Basic lang naman yun, sister, no? And then, ilista mo sa Tagalog yung makasalanan mo. And then, i-translate mo sa English, kapatid. And then, through translation na ngayon, dami naman translation dyan. Sabihin mo lang, napakadali mag-translate ngayon, no? So, kung ano man yung kasalanan na yung kapatid sa English, i-translate mo sa Tagalog, i-translate mo lang sa English. And then basahin mo siya sa kapatid. Basahin mo siya sa harap ng sa confessor room, kapatid. So wala nang problema yung kapatid. Mas importante, hindi naman kailangan na maging fluent ka. Ang importante, sabi nga 'di ba kanina binasa natin, bago ka pa lang pumunta ron at humiling sa kanya, alam na niya gusto mo.
So yung desire mo importante diyan eh. At kung gusto mo talaga may paraan. Kahit nga halimbawa ayaw mo magsulat, although that's yun ang pinaka reasonable na pwedeng gawin. Kahit naman yung magsalita ka lang na pabarok-barok na English, pwede rin yun eh. Kasi yung sincerity mo naman nandiyan, imposible naman, nakapag-abroad ka, imposible naman di ka marunong ng basic na English, di ba? So yung kahit basic lang, Father forgive me, ganun lang. And then yun lang, forgive me, nagkasala ko, Englishin mo, for I have sinned. And then yun na, ilista mo lang kapatid, i-translate mo sa English. Sa pamamagitan nun, at least masasabi mo na sa English yung mga kasalanan mo, kapatid. Yun ang pwedeng gawin natin paraan na may advice ko, kapatid. Yun po. Okay. Yo, Brother Angel. Based din po sa experience ko dito, ang sabi ng pare, kahit hindi ko maintindihan yung sinasabi, sasabihin ng tao, babasahin niya sa harapan ko at bibigyan ko siya ng penance ba yan? After that. Penance po. Tama, di ba? Yun nga. Ililista mo, Tagalogin mo, and then pa-translate mo na English, it's either ikaw lang o kahit kanino pa-translate, and then yun po isabihin nyo kay Father. Wala pong problema yun, kahit yung mga iba kasalanan hindi natin na ako minsan yung naghahanap po ako ng English speaking dito pag every month meron na kami naka-schedule. Minsan may mga kasalanan na sinasabi ko na hindi nga masyado maintindihan, pero oo lang siya ng oo. And then may kasalanan siyang naintindihan, oo lang. And then later on, yun na, babasbasan ka na. I absorb your sin, no? In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. So, tama po. Ganun lang po naman talagang ang mangyayari doon. Basta, ilista mo sa Tagalog, and then i-translate mo na lang sa English po. Then, basahin nyo po. Ayan, ayon kay si Sedna. Yun po, kapatid. Salamat po, Brother Angel. Marami din po kasing ganun eh. Na kaya nagdalawang isip gawa nung ganun nga. Okay. So, pasalamat na tayo. Dahil wala na si Brother Tata at wala na si Brother Junre. Kasi siguro pahinga or may sakit pa si Brother Junre ngayon. Hindi ko alam, no? Nasa work. Wala siyang headset. Ah, nakabalik na pala sa work. Uy, good thing, no? Salamat at nakabalik si Brother Junre sa work. Okay. So, Brother Wendell, ikaw muna, Brother Wendell. Una magpasalamat, Brother Wendell. Okay. Sandali. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay at lalo na sa ating kapatid na Baptist kanina. Siya naman ang nagbukas na iniwan niya ang simbahang Katoliko para lang sa lingwahe. Kaya tuloy na tanong natin siya. So sa ating mga kapatid na sumusubaybay, Katoliko at hindi Katoliko, hindi po namin layunin, mga kapatid natin, sa iba yung pananampalataya, nasaktan ang mga damdamin ninyo. Pero kung nasaktan man, abay, tiisin ninyo yan dahil parang sugat na kung gamutin ng mabisang gamot, maramdaman talaga ang hapdi. Ngunit sa likod niyan ay may kagalingan talaga. Maraming salamat po. Okay, yun, no? And ito na tayo ngayon kay Brother Angel Santos. Brother Angel Santos, ikaw naman bro, pasalamat bro. Yes, sa Diyos ang lahat ng kapurihan at pasasalamat noong unang-una sa lahat. At muli, no, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, sa mga lahat ng mga na-bless kayo, no, sa mga, yung mga nagsulputan naman, no. So, tama po yan, pupunta kayo rito, I mean, kayo sa Zoom at sabihin nyo kung ano yung tanong nyo and then sasagutin namin and then tatanungin namin kayo. At
yun ay pagtatanong na may pagmamahal yun, ah, walang halong ano yun. Nag-aano lang tayo rito, but ang importante at least na nalalaman natin kung ano yung kulang sa inyo, no? Kung ano yung wala at kung ano yung totoo at kung ano yung hindi, no? Kasi pagka ikaw ay nakaano lang sa isang ano kapatid, no? Na isang tao lang, medyo mawawala ka dyan. Kailangan tama yan na magre-research ka pa sa iba't ibang religion kagaya dito para malaman mo ang katotohanan. Sana po kung lahat naman na-bless, don't forget to share and subscribe lahat po ng mga YouTube channel ng ating mga kapatiran dito, ng mga Team Maria, no? Kasi po sabi nga ng ating Panginoon Jesu Cristo, kokonti pa kokonti manggagawa, no? Marami pang aanihin. Sabi ka, million, ilang milyon ng Katoliko, pero ilan pa lang subscriber, tapos ilan pa lang yung mga viewers. So, million-million, 80, 85 million Catholics, no? Sa Pilipinas, no? Sa mga Pilipino. Pero ilan pa lang. So, tuloy-tuloy lang po, no? So, sabi nga, kapag ikaw ay nag-aakay sa kabutihan, magniningning sa kalangitan, magpakailanman. So, paalala ng ebanghelyo natin ngayon bago tayo pagnilayan natin bago tayo matulog o bago tayo magtrabaho. Sabi natin pa yung sa Kristo, no? So mapalad daw tayo, narinig natin, yung iba hindi nakarinig, tama. At dapat daw magkaroon tayo ng kaloobang gaya ng bata. Ano ibig sabihin? Dependent on God. So kung ano man ginagawa natin, iibigay natin po yan sa Diyos kahit ano man gawin natin, at dapat sundin natin siya para tayo po ay pagpalain niya. Yun lang po. Maraming salamat po sa lahat. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and good night everyone.